Hey guys! What's up? Good morning! Sa maaga tayong nagising ngayon dahil alam ko, mamumuha ng basura. Kaya maaga tayo gumising. And dyan, welcome ulit sa channel ni Kaniknik. Good morning! Yeah! At ngayon ay magluluto ako. Syempre, gaya ng sinabi ko sa live ko nung nakaraan ay magluluto ako ng ulam at syempre bibigyan natin si Nanay Lita ng favorite ko at syempre favorite din niya. Oh, 'di ba? Hulaan niyo kung ano 'yun. Hindi, eto lang 'yan, guys. Ang favorite ni Nanay Lita ay hipon. So nalinis ko na siya. Wala na siyang sungot at saka yung pinakamata. At naggagayat na din ako ng bawang, sibuyas at luya. 'Yon, kaya may luya ay magagata po tayo ng hipon sa yung may sitaw at kalabasa. So nagpabili tayo ng Pototski. Ngayon gagayatin ko muna 'tong sibuyas natin. At para mamaya pagdating ng Pototski ay ayun naman yung gulay at ready na para sa lutuan. Alright, so let's go guys! Guys, nakagayat na tayo at may naririnig ako dito. O, Nanay Lita, inuubo ka? Sobra sa init. Nako, eh, di bawal ka ng hipon. Eh, di bawal ka ng hipon. Inuubo ka eh. Hindi pa yan. Sabi ko, bawal siya ng hipon kasi inuubo siya. Pwede pa daw yan. Magagata ako ng ano, sitaw kalabasa ang may hipon. Ang masasabi mo, Nanay Lita? Anong ulam mo ba? Yung pa nga, nibigay mo, isa na natira. Ah, yung pa rin binigay ko? Diba, daw-araw. Ah, umabot na matagal-tagal na ilang araw yung ulam ni Nanay Lita. Hanggang ngayon. Oo, hanggang ngayon, may isang piraso pa. Pero ngayon, nagluluto. Oh, yun. Magluluto ako ngayon ng ginataang sitaw kalabasa na may hipon. Ito na yung pinabili ko. Yan. Favorite yun ni Nanay Lita. Kaya kahit inuubo siya, kakain siya noon. May pera lang daw siya. Bumili daw siya ng hipon. Oh, hinihika si Nanay Lita at ano lang yan, gawa lang daw ng init, kaya daw siya hinihika. Pag grabe ang pawis ko, ang init nga. Oh, ang pawis ko, wagas. Ang maglaba eh. Oo, oh, katatapos mo lang maglaba. Ako, oh, katatapos ko lang magsampay. Alright, sige, dyan ko muna nalilita. Magluluto muna din sa loob. At para sa ating ulam. Yan. So, gagayatin na natin itong sitaw kalabasa at itong sibuyas bawang luya. Mas maraming luya kesa sa kanila, kasi mas gusto ko yung may anghang. Tapos, konti lang yung bawang. Huwag natin itatlong bigi lang yata yun. Bigi. Alam mo namang ulo, eh bigi lang yun. Alright, update ko kayo mamaya, guys. Yun, eto na. Ipat ko lang siya dyan. Pero, naiinis talaga ako. Walang ano. Padalawang gata. Lagot sa akin si Pototski. Sinabi ko na sa kanyang walang kupit, bago kumupit pa din. Grabing init. Mabawis ko. Guys, nakagayat na tayo ng sitaw kalabasa. So, sa plastic ko lang siya nilagay. Kasi, ayoko nang gumamit ng, mangkok para lagyan siya. Kasi, wala kaming tubig.
Walang tubig. Mahirap magligpit. Matatambak na naman sa lababo ang ligpitin. So, yan. Umpisahan na natin magluto, guys. Alright. Mas masarap tong luto natin dahil super pawis ko. Nagigis sibuyas bawang. Pasensya na sa aking kawali. Kasi lagi yan akin na bengot. Over yata yung pag-ano nila. Kaya yan, nasunog na. Yung gitna na lang ang ano. Yung gitna niya, walang sunog. Yung mga tagiliran lang. Right. Lagay na natin ang luya. Maganda din kasi yung ginigisayang luya kasi para yung anghang niya. So, tinabi ko lang yung sibuyas, bawang, luya at ginigisa ko lang tong aking hipon para hindi siya ma-overcook mamaya. Kaya gigisa ko lang siya dito sa tagiliran bago tayo maggisa ng tawag doon? Sitaw at kalabasa. Papupulahin lang natin yan ng konti. Gaya nito. Right. So, yan guys. Baka isipin nyo, bakit ko pa inano to? Bakit ko pa siya ginisa dyan na pwede ko naman siya mamaya ilagay? And, baka kasi isipin nyo. So, kaya ko siya ginisa dyan para yung katas ng hipon mapapunta dun sa pinakamantika niya. Yan, sa sibuyas, bawang, luya. At mamaya, kasi alam nyo naman, yung gata natin ay yung pure na gata lang, wala yung padalawang ano. Eh, kailangan ko siyang sabawan para yung lasa, eh, lasang hipon na pag kung lalagyan ko man siya ng tubig para pang palambot doon sa, ano natin, sa kalabasa at saka sitaw yun. So, yun ang dahilan kaya ginisa ko dyan. Hindi naman talaga ako nagigisa niyan pag nagluluto ako ng, ano, doon ko na siya nilalagay kapag may gata na, yun, yung patapos na ba, yun, tsaka ko lang siya nilalagay. Pero ngayon, dahil kulang ang ating gata, kasi pala, wala yung padalawang gata, kaya yan, yan yung ginawa natin. Sorry guys, kanya-kanya tayong recipe. Yan, kanya-kanyang diskarte ng mga recipe. Oh, so, naalis na natin guys. Na, oh, napupunta. Tara! Alright, update later! Hugas-hugas na ang ating gulay ski. Dalawang hugas na yan guys, pero maghuhugas pa rin tayo. Kaingay ni Murphy ah! Kala mo natutuwa pa ako. So una nating lalagay ang ating kalabasa. Kasi papalambutin natin yan. So, may iwan muna ang sitaw. Okay, so, sorry, hindi ko na na-vlog. At, yan, napalambot ko na yung kalabasa. So, inihulog ko na ang sitaw. So, nilagyan ulit natin siya ng tubig kasi naigan siya. Para naman lumambot ng konti yung sitaw bago natin ihulog ang ating hipon. Then, yung gatana. Right guys, ayan ang hipon natin. Hindi pa masyadong malambot ang ating sitaw, pero hinulog na natin. Para yung mga katas-katas ng hipon ay nandiyan na din. Dahil hindi naman natin masyadong niluto ang hipon. Yan. Painit-initan lang muna natin yung sagisa bago natin hulugan ng gata. And nilagyan na din natin ng paminta, asin, at saka siling green. Haluin lang natin. So yan, maya-maya ay huhug. Lugan na natin siya ng gata. Iniisip kung ano sasabihin na, no?
So, nalagyan na natin ang gata. Linis-linisin lang natin yung tabihan. Nababahing ako sa paminta. Grabe, purong-puro yung paminta. Ang sarap niyan. Pakuluan lang natin siya sa mahinang apoy. Para maluto ang gata. Pagkatapos yun, okay na. So guys, nag-amoy sunog siya. Ayun ang mahirap sa kawaling ito. Mabilis siyang masunugan. Kaya yun, nang-amoy sunog. Kaya kailangan natin kud-kud-kud-kudin yung nasa ilalim. Di ko alam bakit madalas mabilis tong masunugan. Siguro dahil manipis nga lang siya. Sayang hindi maluto ang sili. So ayan guys, lutuin lang yan natin ng konti. Tapos nyan, okay na. Kasi nalagyan ko siya ng pamita. Hindi ko natitikman yan. Bahala na siya, si Nanay Lita ang humusga. So ulam namin to ni Ella. At saka syempre bigyan natin si Nanay Lita. At kung may matira pa, bigay natin sa kapitbahay. Yan lang yun. At naaangoy ko na nga ang aking niluluto. Oh my God. Excited na ako kumain. Tiyak marami na naman ako makakain ito. Dito sa niluto natin. Kasi ito yung favorite ko. Favorite ko yung hipon. Tapos sa lahat ng niluluto ko na hipon yung ginagamit ko, ito ang pinaka the best. Sa lahat ng niluluto ko. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito. Pagluluto ko kayo nito. Pagluluto ko kayo nito. Pero hindi naman kayo nakain ng hipon. Ganun. Si Dihaw favorite niya din to. Gusto niya din tong aking niluluto. At nilulutuan ko siya nito kapag nandito siya. Pero siguro pag nasa ibang bahay ako, hindi ko kayang gawin to. Ayoko kasi namin nanonood. Gusto ko ako lang. Ako lang yung nakakita, ako lang yung pero hindi ko siya tinitikman. Hindi ako tumitikim ng ulam kapag niluluto ko. Kasi mawawalan ako ng ganang kumain. Yun lang yun. At yan guys, luto na yan. Yeah, luto na siya! Paigahin lang natin ng konti, tapos bigyan na natin si Nanay Lita. Share ko lang po sa inyo. Ang ginagawa ko pala sa pagluluto ng aking hipon ay gusto ko ay yung durog. Durog po yung kalabasa para ayun yung sumasabaw. Kasi yung iba, ginagawa nila buo yung kalabasa. Ako hindi. Gusto ko yung sumasama sa sabaw yung kalabasa. Alright. Kasi favorite ko ang kalabasa eh. Yun lang halos yung kinakain kong gulay. Sayote, ganun, yun lang. Sitaw. Tumitikim ako nyan pero bawal yan sa akin. Kaya hindi ako masyadong nagkakakain. Kaya focus lang tayo sa kalabasa. Yan lang, share lang guys. So, eto na guys. Bigay na natin kay Nanay Lito. Tadaan! Para siyang kari-kari. Ay, nawala si Nanay Lita. Ito, ibibigay natin sa kanya. Favorite mo. Yes! Favorite mo to. Bigay na natin to kay Nanay Lita. Init na ang kamay ko. Tapos wala pa yata dito. Lita! Bastos ka! Anong Lita? Wala si Lita! Sabi ko na nagtago si Lita eh. Yan, umuwi na tayo guys. Ang sakit ng kamay ko. Dahil wala pa si Nanay Lita, baka nasa kabila. Panginit oh! Pula yung kamay ko. Oh, nakakaganda pala ng kamay kapag naiinitan. Oh, ganda ng kamay ko, naiinitan, pumupula. Hindi naman ganyan yung kamay ko. Ito ang totoong kamay ko. Tara! Bakit ang ganda mo sa picture? Sa camera. Right! So, mamayan lang natin bigay kay Nanay Lita. Dahil mukhang pumunta siya dun sa kabila. Right guys, so yan. Nilipat ko na siya sa lagayan. Shoutout sa 100 na sukli ko. Nilipat ko na siya sa lagayan dyan. Tapos nandiyan na si Nanay Lita. Ito na ang iyong ang iyong kare-kare daw, sabi nila, mukhang kare-kare itong niluto ko. Yeah. Ito na! Thank you, ba? Parang talaga kare-kare. Mukha nga siyang kare-kare kasi ginagawa ko, durog yung kalabasa. Sarap na. Yan. O, diba? Thank you! Kare-kare! Sarap na. Sabi mo, kula ang gata.
Hindi, kasi tubig lang. Hindi ko naman kulang ang gata. Ginawa ko lang ang yung pampalambot ng kalabasa at saka sitaw. Tubig na lang. Imbis na yung padalawang gata. Alright. Okay. Enjoy your eating. Thank you daw, kari-kari. Sarap na naman kain ni Lita. Lita! So, yun lang guys. Pinagluto lang talaga natin si Nanay Lita yung vlog natin para ngayon. Kasi baka namimiss na ng mga viewers si Nanay Lita. So, yun. Napasilayan natin siya kahit konti. Ay, shoutout nga pala kay Kuya Jeff. Kung saan man siya pupunta ngayon ay shoutout. Balita ko ay maggagala daw siya. Parang siya lang. At saka hindi ko kung sinong driver mo kung si Ka-Utor yata yun. Yan, wala si Idol Jopper ngayon sa Bukana. Baka pumunta kayo. Kaya huwag niyo nang pagtangkain dahil wala siya dito. So, yan mga kaniknek. Hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Ingat po kayong lahat. God bless you all. See you next vlog!